Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalug mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hepre, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leyon, pumatay na nagngangalit na apoy, at naligtas sa taba. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Anupat na paurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay, matapos buhaying muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig.
Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas ng dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin nang ako'y magipit. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo'y yaong aking taghoy nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Tumayo po ang lahat. Narito dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heresyeno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malipit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglagot-lagot niya ito at pinagbali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas.
Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang spirito, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit niyang ipinakusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang spirito na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang spirito at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibat ng takbo tungo sa pangpanglang lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapangalaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaraon ang mga tao upang tignan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinuna ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inaalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inaalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon, ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Paglabas, pagpasok, loob, labas, dito natin nakikita ang galaw ng ating ebanghelyo ngayon. Yung una dito, yung mula sa labas, si Kristo ay pumasok sa lupain ng Heraseno. At dito rin pumasok sa eksena ang isang lalaki na inaalihan ng masamang espiritu. At ang lalaking ito ay mula sa loob ng libingan. Siya ay pinasukan ng Espiritu Santo. Nakita ng lalaki si Kristo, lumapit ito at lumuhod. At ang sabi ng lalaki na ito, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, bakit mo ako pinakikialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Pero ito ay sinagot ni Kristo, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Kahit yung demonyo, kahit yung masamang espiritu, nakikilala si Kristo. Kinikilala ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging banal, ang kanyang pagiging Diyos. Pinalabas ni Kristo ang masamang espiritu sa katawan ng lalaki. Ang katawan natin ay banal. Ang maglikha sa atin ay ang Diyos. Natural lamang na ang katawan natin ay banal. Kaya dapat ang nakapaloob dito ay ang Espiritu Santo. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Tinanong ni Jesus ang pangalan ng masamang espiritu at nakiusap itong sa baboy na lamang sila palipatin. Tinatawag nating baboy ang isang tao kapag ang kilos niya o ang kanyang gawain niya ay hindi tama. Hindi normal sa ginagawa ng isang tao. Madalas, kahit alam nating tayo ay tao at wala ring sape
na masamang spirito, ngunit mas pinipili natin ang magpakababoy. Iyong dudumihan natin ang ating mga sarili. Yung lalabas tayo sa ating kabutihan dahil mas pinipili natin ang paggawa ng kasalanan. Tinatawag nating baboy kasi hindi natin maiisip na magagawa ito ng isang normal na tao. Mga kapatid, hindi po tayo baboy. Hindi rin tayo hayop. Tao tayo. Nilikha tayong may dignidad, banal at mabuti. At mula sa labas, maraming mga tao ang pumasok sa eksena sa ating ebanghelyo ngayon para makita nila ang pangyayari. Nakita nila yung dating lalaki na nagwawala, na dating may sapi na masamang espiritu. Nakita ng mga tao na ito ngayon ay tahimik na, nakadamit, nakaupo, matino na ang kanyang pag-iisip. Pero yung mga taong nakakita sa kanya, pagkatakot ang naramdaman. At anong ginawa nila nung makita nilang magaling na yung lalaki? Binalingan nila ngayon si Kristo. Ang sabi nila, nakikiusap po kami, pwede po bang lumabas ka na lang ng aming lugar, ng aming bayan? Hindi tayo naiiba sa mga taong bayan sa ating ebanghelyo ngayon. Kasi masanay tayong nakikita natin yung lumang pagkatao ng ating kapwa. Laging nasa isip natin yung kanyang pagiging luma. Hindi natin matanggap-tanggap na ang isang tao ay merong kakayahang magbago. Hindi tayo sanay na yung dating merong masamang loob ay biglang gumanda ang kalooban. Wala sa atin yon. Sanay tayo na kapag masama ka na, masama ka na. Parang ang hirap-hirap tayong bigyan ng pagkakataon na ilabas natin ang ating kabutihang loob. Mas natatakot tayo kapag nakikita natin na ang ibang tao ay bumubuti ang kalooban. Nasasabi pa nga natin, anong nangyari dito? Bakit parang biglang bumait ang taong ito? At nang papasakay na si Kristo sa bangka, kinabuli siya ng lalaking gumaling at gustong sumama ng lalaking ito. At sinabi ni Kristo sa kanya, hindi pwede, umuwi ka. Umuwi ka sa inyong tahanan. Pumasok ka sa iyong tahanan. At sabihin mo sa iyong mga kasambahay na ikaw ay magaling na at naranasan mo ang mabuting kalooban ng Diyos. Kung paano siya nahabag sa iyo. Nais ng lalaki na makapasok, na maging parte ni Kristo na nagpagaling sa kanya. Kasi yung lalaking ito, sa mahabang panahon, lagi siyang nasa labas. Yung pakiramdam na walang nais makapasok sa kanya, magpapasok sa kanya, kasi hindi siya katanggap-tanggap ng lipunan. Nais naman ni Kristo na ang lalaking ito ay muling magsimula. Yung pagpasok muli sa tahanan. Pagpasok muli sa pamilya. Sinisimula nito sa tahanan. Maraming mga tao sa paligid natin ang katulad ng lalaking sinapian na gumaling, ang hindi natin matanggap-tanggap at ayaw nating papasukin sa ating lipunan. Simulan nating tignan ang ating mga tahanan, ang ating pamilya. May mga kapamilya tayong kasama natin sa loob ng ating tahanan, pero pakiramdam nila, sila ay tila baga tagalabas at hindi makapasok. Dahil ang bawat isa ay walang pakialam. Kaya ang ibang espiritu ang kanilang pinapapasok at nagiging malahayop ang kanilang mga aksyon. Ang banal na Eucharistia na ating pinagdiriwang ngayon, walang tinatangi ang Panginoon. Lahat tayo ay gusto niyang makapasok
Iniimbitahan niya tayo, lahat tayo, upang tayo man ay magkamit ng pagbabago ng ating kalooban. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulubig sa kasamaan, ilapit sa Ama nang may pananalig ang ating mga panalangin. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo at mga pari, at ang mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita na may katatagan sa ngalan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Natahimik natin ita sa Diyos ang ating mga pangpersonal na intensyon. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Hamanaming lumikha ang mga alay na ngayoy aming inihahanda. Sapag na ito na sa iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang ama pagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu-Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabyak puso, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yeah.
Announcement. Sa darating na Huwebes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong kinauupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyan kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng Cruz ang walang maliw na pag-iibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eucharistia, pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba